BGM supporter. Correct. Bakane. Ay, ano pa ano? Automatic na yun. Ay, kayo matitubing lang. Wala na. Na-start na kapunin lang. Okay na yun. Anong masasabi yes, po sir. Natin sa camera o ibinabago rin yung story? Hindi naman talaga nila alam kung ano yung pantuhanan okay. Sa history. Puro sabi-sabi lang naman. Si sir, baka mayroong konting i-share si sir. Wala na. Thank you sir, salamat po. Si Mami, si Mami. Mami, pwede mo interview ma'am? Ayo, nahiya si ma'am, nahiya. Si sir, ito si sir. Ano po papatawin natin? Yung medyo yung Malacanang. Wow. Para yung pagmamahalan sa kaniniwala kay sa mga Marcoses ay ating pagtibayin para maisali natin sa ating mga anak at sa mga apo yes. Para maniwala sila na ang mga Marcoses ay maayos na mga tao, may totoong pagmamahal sa bayan yes. Ayan lang po. At baliktad yan sa mga libro. Reminder lang po, please wear your face mask. Thank you po. Ayan, we have a few reminders po for the Q&A. Let's start. But before that, ito. We'll be limiting to 2 questions by bloggers, and that includes your follow-up question for us to accommodate everyone. Please refrain from asking insensitive, offensive, and personal questions, and we will only entertain questions related to the question. So if you'd like to ask any questions, you may raise your hand. Kailan po ito papalabas sa abroad yung film po? Bigyan naman po yung mga OFW na. We have a lot of schedules abroad. Mamaya lang, palipat na kami ni Christine Reyes papuntang Japan. Yes! Mauuna Japan. No? August 12th. After Japan, Dubai, US, Australia, what else? Europe, meron tayo sa UK at Italy, yun ang alam ko so far. So, abangan nyo lang po yung announcement sa Viva Films page. Now you can get complete details there kasi ako hindi ko masyado sa ulo. Natatandaan ko lang yung isasama ko eh. Yung ngayon hindi ako sinasama, hindi ko pa matandaan. No? Pero, abangan nyo po. Malakas ang clamor abroad para mapanood ang Made in Malacanang. So I guess hanggang pa ang showing ngayon pa lang pag nagpa-reserve ka sa MOA North Edsa at Fairview, next 2 days ka pa makakanood. So sobrang happy lang kami, lalo na si Boss Big, no? Sobrang happy lang. So yun, abangan po ninyo sa ibang bansa. Nandiyan kami this coming weeks. Baka no, baka hanggang Feb 25 na to. Baka hanggang ENSA na to. Part 2 nga pala, Direk, part 2. Well, the part 2, ang daming hanap. Ang hirap mag-discuss ng part 2, showing pa yung part 1 eh. No, hindi pa namin, pero there are talks, no, there are talks. Yun nga lang, we are not sure with the schedule of the artists, no? May mga artistang hindi na pwede. Pakinggan nyo ha, nagpaparinig ako sa mga kasama ko. May mga artistang hindi na pwede. Carla, kamusta ka naman? We are trying our best to have it shot within the year. Because we are positive that this will also make a wave in the industry, no? Anything that will benefit the industry. So I hope the part 2 will materialize. Hindi pa na ako ngayon, saluluhay ulit. Sir, kayo po sir, sa Hong Kong daw po. Kailan daw po? Yes, opo. Ma'am Lay, nandito si Ma'am Lay eh. Baka paayos ng buhok eh. Ayan, Hong Kong. May Hong Kong ba tayo? Meron daw Hong Kong. Hintayin nyo lang ang announcement. No, hintayin nyo announcement. Hintayin nyo announcement. Meron yan. Pati sa Sweden, sir. Sweden, Australia, sir.
Nagoya Japan there is. Meron, this coming week, 11 to 15 ako nasa Japan, so doon magpo-call yan, 11 to 15. Meron yan, Japan. Israel, meron. Sa Sweden, sir, sa Australia. Sama doon, ewan to kung bakit. Red. Kung isa sa pinikilan niyo daw po ba si Colonel Arvin, so the last man standing po. Yes! To be honest, meron ako ng libro ni Colonel Arvisa. I was about to use it for me in Malacanang, but I trusted all eh. Kagaya na kasi sinabi ko, I don't wanna be book-based, no? Sobrang ganda ng libro ni Colonel Arvisa. It's just that I don't want the Marquesas to be politicians in my film. I want them to be family. No? Gusto ko pamilya sila. So, I wrote a script already based on Colonel Arquiza's writing. Kaso, at the last hour of the day, I scratched it. So, don't expect any book-based script sa part 2 at part 3. Pero, makikita nyo naman, busog sa video, busog sa pinagkukuhanan, no? busog sa totoong nangyari. No, kasi I don't want them to be super political. Alam niyo naman, hindi pa ako super political kung ano ang pinagsasasabihin nila, di ba? Lalo na siguro kung magpo-political ako, baka makomat ko sa mga hayo. Pakonsensya pa ako. Hello, Malik. Hello, Derek. Andi dito po ako, Derek. Derek, question po kay Miss Ella Cruz. Miss Ella Cruz. Ella Cruz na yan. Ay! Ha ha! Nakabalik niya kanina. Hanya, Ella. Meron akong question sa'yo. Anong masasabi mo dun sa mga basher mo nung nakaraan? Kasi binash ka tungkol dun sa historical revisionism doon na malito yung kwento mo dun sa... No? Sir, anong masasabi mo sa kanila na ito na tagumpay yung made in Malacanya? Sandali lang po, sir. Sandali lang po. Well, of course, gusto ko mag-thank you kasi pinahingi nila yung pangalan ko. Tapos, at the same time, pinahingi nila yung pelikula na hindi namin kailangan masyadong mag-effort. Pero, okay lang kasi 188 million na daw ang gross income. Mali ko sasabihin ha, history is like chismes. Now, one last question kay Kuya Buboy. Kuya Buboy, may question pa ako behind Nikoy TV. Kuya Buboy, nung sinabi mo nun na, totoo ba yung habang ginagampanan niyo yung role na isang bilang Ferdinand Emmanuel Entralin Marcos that time, tapos yung sinasabi mo, puro ka na lang club! Yung, ano yung feeling mo that time? May sinabi ka kasi sa social media na medyo curious kami lahat. Puro ka na ng club, sabi ko. Makulong kaya ako nito? Kasi presidente na ngayon. Ano mong mabagaan siya ako kahit wala akong kaso? Ewan ko. Pero yun ang, sabi ko, yun ang script. Sabi ko gano'n. Pero ang lakas ng dating ng dialogue. Ako personally, as an actor, tuwa ako sa script dahil napakatapang ng dialogue. Napakatapang niya. Considering na itong mga taong lahat na nandito ay puro, well, lahat buhay pa. May isang pumanaw na sa malangit ng mga kanyang kaluluwa, pero lahat buhay pa. And so, pero ang tapang niya. Ang tapang ng script. Nakakatuwang na hindi katulad ng sa Rizal natin ginawa kayo, puro, di ba? Matagal yung history niya. Ano ba yung history na lahat? Ito yung history na ginagawa mo, historical, pero buhay pa lahat, halos. Nakasama mo. At, totoo yung ginagawa mo. At the same time, matagal tinago ito. Tapos ngayon, pinapaalam mo sa tao, ito yung, ano, totoo sila, ito yung totoong mga ugali nito. At maraming hindi naniniwala.
Alam mo, marami ka rin makakaaway. 14 million lang sila, sir. Ha? 14 million. Huwag mo namang ilakas na 14 million lang sila. Nakakaya naman. Baka naman madagdaga naman mga luha nila. Sabi, marami silang kasamang lumuluha doon sa audience namin. Marami lumuluha sa kanila. Ayun. Eh, ayun lang. Ako'y tuwan-tuwa. I feel honored doing this film. I feel honored being with the cast, dahil napakagagaling din po ng mga artista, mga kasama ko. Ako lang po ay nasabing magaling sapagkat nadamay lang ako sa kanila. Kagaling. Aminin nyo na, nagdarayan ko, tayo, wala pa naman tayong bonus hanggang ngayon, di marating. Boss Pig, alam mo, marinig mo yan, daming camera na ito, pag hindi mo lang rin ito, ayaw ko na. Some characters were not revealed because they have parts part 2 and part 3. Exclusive! Mapapansin din ninyo, marami din mga movie critics ang nagsabi na bakit yung role ni Tommy Manotok, yung role ni Kyle na si Greggy Araneta, bakit parang ang liliit nila sa part 1, no? We will have a journey into their characters pagdating sa 2 and 3. Even the character of First Lady Imelda, it will be discussed on the second and third installment. Kalma lang tayo! Wag nyo kami, may mga buhay din tayo, no? May mga buhay din kami, lalo na yung mga artistang baka hindi na makasama sa tour, no? White Robin! Ito, matanong ko lang. Kasi yung